Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz, Katropa Radio. Iba tayo! Okay, magandang hapon po sa inyo lang. Uy, upo ka kagad ah. Bakit ganyan bati mo? Wala nga, may virus ka. Ay, magandang hapon po sa inyo lahat. Alas 12 po ng hapon. Dito po tayo sa DWDD, ang inyo pong Katropa Radio. Ang inyong lingkod, Atty. Ariel Inton, kasama po si Kuya Sunny sa ating programa Pag-usapan Natin. At kayo po ay nakatutok sa 1134 kHz AM, www.dwdd.com.ph. Yan. Okay. At syempre sa ating mga katropa, ang petsa ngayon, araw na to, Agosto 4. Yan. May ilan tulog na lang, magbibilangan na Kuya Sunny ng bare months. Malapit na. Oo. At marami ka na naman pagtatago ang mga bata. Sigurado yun. Oo. Yan ang ano eh. Yan ang siguradong ano. Wala ako. mangyayari. No? Kaya ngayon pa lang sa mga inaanak po ni Kuya Sunny, dito po sa DWDD tuwing Sabado alas 2, abangan niyo po siya. Okay, ngayon, kasi kahapon ay nagkaroon na naman ng suspension ng ilang mga lokal na pamahala, particular na ang Quezon City. Quezon City. No? Dahil sa flash flood, no? Biglang buhos ng ulan. Malakas na ulan. Ang daming binaha. Kaya pagka ganyan, talagang walang deklarasyon ng bagyo, pero may flash flood. No? Kaya alam mo, Kuya Sunny, mga pala, bagong lahat, no? Pagbati muna sa aking partner, Leon Angeles. Yan. Siya, she's still on leave, pero still listening. Yan. Yun, mabalik tayo sa flash flood. Sa Metro Manila kasi maraming lugar na bahain. Eh. Katulad ng nangyari nung Biyernes. Saan ang malaking baha? Saan eh? Diyan sa Quezon City. Oh, at sa EDSA. Marami eh. Di. Ano? Sa EDSA, talagang... Oo, oh, di nga nakadaan ng mga sakyan eh. Grabe ang... Ba, oo. Ang doon, dahil nga sa flash flood ngayon. Ang ano dyan, ganito, no, Sunny. Kapag ganyan, pag umuulan, binaha, nagta-traffic. Usually, pagka nag-traffic is dahil... una, dahil sa, syempre, pag-flooded, wala kang dadaanan yung mga sasakyan, di ba? Mm-hmm. Meron magandang proposal, no? Na dapat meron tayong tinatawag na pagka may mga ganyan, yung mga, i-identify mo na yung mga daan na pwedeng daanan ng mga sasakyan dahil hindi talaga. Kunyari, no? Alam mo na itong daan na to ay pagka malakas ang ulan, babae. Dapat alerto na ang mga motorista kung saan ang alternate route.
Ito yung pwede mo sabihin yung mga dry roads. Pwede naman dry kasi bulan. Ang ibig sabihin doon is para hindi magkabuhol-buhol ang traffic. Dahil siya at hindi mabaha ang mga motorista, identify mo na ng mas maaga yung mga daan, alternative roads na hindi naman baha. Para sa ganun, dun dumaan ang mga motorista. Dati namang hindi binabaha, nagtaka sila, inabot ng ganun Alam mo, marami na. Dahil sa basura yan no? Basura, isa yan. Pangalawa, yung mga... Basura ulit. System. Oo. Panahon pa ni Ray Morales, ginawa yung mga yan. kaya ang ano dyan, isa yon na magkaroon tayo ng mga... beforehand, no? Kaya ngayon na ito yung mga daan na hindi binabaha as alternate route. Para sa ganoon, doon na pwede dumaan. Pagka nagkaroon ng kasagsagan po ng ulan. So yun lang po ang ating pong suggestion pagdating dyan. Pangalawa, meron mga attorney yan. Paano daw yun daan, yung lugar nila, wala na daw alternate road kasi lahat binabaha. Pag bangka ang kailangan. Hindi na alternate road ang kailangan nyo. Kailangan nyo alternate house. Sa bundok na manirahan. Oo. Okay. Nagkaroon tayo ng konting kwentuhan ng aking kaibigan si Bong, na MMDA Head of Operations si Bong Nebria. No? Pag kami nakita kang viral na nag-aaway o inaaway na MMDA official, asahan mo si Bong yan. Alam mo, maganda yung paliwanag ni Bong tungkol sa traffic. No? Ang sabi niya, hindi na kasi hindi na proportionate ang present road network natin sa dami ng sasakyan. So, kulang na. No? Kulang na yun, yung mga daan. At dahil doon, kahit na anong oras, kahit hindi peak hours, talagang traffic. Napakabilis kasi ng dami ng sasakyan. Pero yung pagdami ng mga daan, mabagal. Mas marami pong hinuhukay na matinuntaan ginagawa ulit kaysa sa gumagawa ng bagong kalye. Kaya yung road network natin kulang. Kulang. At dahil doon na kakulangan ng ating mga road network at sa bilis ng dami ng sasakyan, mag-iisip ka ng paraan para humabol yung road network. Of course, ang number one dyan, gumawa ng mga bagong kalye. No? Pero may mga kalye dyan na hindi napapakinabangan. Halimbawa, may mga kalye dyan na pwedeng alternate road na ginagawang privado ng ilang mga residente. Ito, halimbawa, saan eh, makakita ka nito. Abay, magtatayo ka ng basketball court sa kalsada. Sa kalsada. O kaya naman, pasasara mo yan at doon kayo magsusumba. No? O kaya naman, pasasara mo dahil may birthday. Yan. No? O kaya, dahil may patay. Iba nga, ginagawang private parking space nila. Mm. Meron nga dyan, nagtatayo pa ng tolda sa gitna ng kalsada. Talagang kakapalan na lang talaga ng mukha nitong mga taong to. No? Talagang lalo na babawasan road network natin. So isa yon sa mga dalhilan kung bakit ang road network natin ay kokonte. Bakit? Sa mga obstructions at yung hindi paggamit ng kalye sa tamang paraan. Ang kalye parang daanan. Hindi parang gawing birthday party party place ng ilang mga opisyal. No? So,
yun yung isang masasabi natin na ano na dahilan kung bakit lalong kumukonti yung road network natin. So, ang ating suggestion dyan, enforcement talaga. Pangalawa, mga subdivision roads. Ito, medyo debatable to. Depende kung ikaw eh, nandiyan ka, nakatira sa mga subdivision. Siyempre, ang sabi, eh, kaya nga dito namin pinili tumira. Mahal yung lupa dito. Nagsikap kami para makabili ng ano. Kaya may guwadya dyan. Itong mga subdivision roads na tinatawag. Na pwede sanang daanan, pero dahil na exclusive yung ginagawa ng mga homeowners doon na kanila lang at hindi nadadaanan. Eh, ito halimbawa sa ano, ito, ikaw naman inabot mo to, no? Oh. Dati ang Xavier Bill, eh, hindi ka makakapasok dyan. Oh, dati, oo. Oh. Dati, oo. Oh. Diba? Nung panahon na sila Perdi Macusi, Norman Madrid, may pinupuntahan yan bandang Botokan. Oh. Hindi nakakadaan dyan sa Xavier. Dahil bawal eh. Bawal, oh. Kaya iikot ka. No? Pero binabuksan yon yung Xavier Bill. At malaking bagay dahil pagaling ka ng Kamyas, punta ka ng, Katipunan, Xavier Bill. Xavier Bill, oo. So nabuksan yon. Ngayon, meron din pang ano, ilan. Yan, dito sa Quezon City, doon sa mga naninirahan dyan sa may Nabaliches area. No, yung Mindanao, meron dyan yun, ano, yung SB Road na ginawa nung mayor pa si Speaker Sonny Belmonte. Napagduksong-duksong nila yun, ano, yung road network doon. At para maging isang, ano, isang daanan din. Kesa doon ka sa Quirino lagi, no, Quirino Avenue, pwede ka doon. Ngayon, hindi na dumadaan ng mga bus doon, SB Road. So, isa yun, na, ano, in other words, kailangan maghanap ka ng mga pwedeng daanan. At kung may tatama ang subdivision road, kailangan buksan niya. Kasi yung mga roads naman ng subdivision is actually dapat na tine-turn over yan sa local government. Ngayon, ano pa yung pwede dyan? Sa mga taga Quezon City, familiar kayo kapag kayo namamasyal dyan sa ano, sa may Morato area. Dati, meron dyan, no, wala pa yung daan na yan, yung isang alternate road na nagko-connect sa Rojas District at dito sa ano, E. Rodriguez Avenue. Kapag kayo ano, dun sa mga nagsisimba sa Christ the King, makikita nyo to sa bandang kanto na sa barangay Kristong Hari, nabutas yun. Nabutas na nga, oo. Oh. So, malaking bagay yon. Dahil yung nabuksan yun, yung iba, hindi ka nadadaan ng Roses Morato, doon ka nadadaan kung ikay pupuntang Makati o kaya Maynila. Doon ka nang gagaling sa bandang Rojas o yung mga tinatawag nating mga ano, scout area. Oh, scout. Yan. So, isang ibig sabihin dyan, eh, hahanap ka ng pwede mong buksan ng mga daan. Para sa ganun, eh, makonek mo yun makali dyan na pwedeng daluyan. Isang magandang proyekto yon ni Speaker Sonny Belmonte, hinabuksan yon. Bakit? Kung hindi dahil doon, walang alternate road na para makapunta ka kung ikay galing dito sa bandang mga scout area, iikot ka pa papuntang Roses team, and then Morato bago ka pa makapuntang Irodrix, doon din, diretso ka na. No? So, ito yung mga, nakikita natin mga solusyon na pwede makatulong sa traffic sa usapin ng mga daan. Number one, obstructions, alisin. Number two, hanapan ng mga alternate road. Pangatlo, gumawa ng mga alternate road para sa kaginhawaan ng mga motorista. Ang ating orasan, alas 2:26, magbabalik po ang pag-usapan natin. Meantime, direct station ID. Ito ang DWDD, 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama.
Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Katropa Radio. Iba tayo.
tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Alas 2:32 ng hapon at kayo na patuloy na nakikinig po sa pag-usapan natin, ang inyong kaibigan, ang inyong abogado naman sa Atty. Real Inton, kasama po si Kuya Sunny dito po sa ating pong programang pag-usapan natin at nakatutok po kayo sa DWDD Katropa Radio AFP Channel 1134 kHz. Okay, so bati-bati muna tayo. Happy birthday, Jim Estacio, Queenie Baluyot, Hernani Puentes, Rosel Asensio, Nora de la Cruz, Babe Sabalio, Rovi Bernabe, Rose Dionisio, at Mark Magliari. Yan, happy birthday sa inyo. At belated happy birthday naman kay Aya Lazaro. Yan, who celebrated her birthday yesterday. At advance happy birthday naman kay Fernan Gana, Dennis Villapana, Janet Borda, Rodel Freina, si Graciel Rivero ng CNN, and Luis Marcos, at si Randy Velarde. Yan, advance happy birthday sa inyo. Okay, so yes, Kuya Sunny, ano ka mababatiin dyan? Binabati ko yung lahat ng taga-batasan. Mga taga-batasan. Mga taga-batasan. Ako, ayan, dami niyan. Okay, mga taga-batasan na lang eh. Oo, yan. Si, dami ng mga taga-batasan. Si Cookie, yan. Okay. At, si Desilu Tarka, yan, nakikinig sa atin. At, happy listening, Desilu. At si Cookie Tarka. Si Cookie. Oo. Bong Martinez is also listening. Kahit si, nasa ano daw siya. Si nasa, Tolitz. Batangas. At si Tolitz Lahoy. Lahoy. Yeah. Who is watching sa atin from Italy. Yeah. Okay. So, kanina, so, pinaliwanag na natin yung mga alternate laws. Ngayon, yun eh, mga suggestions kapag dating sakali. Ngayon, disiplina. Yan, disiplina naman. Alam nyo, kinakailangan din talaga disiplina para, kaya nga yung traffic eh, guminawa. Talagang, ano na nga yung traffic, wala ka pang disiplina, wala talaga mangyayari. So, ito yung mga disiplina tips na, ito, mas magaling si Kuya Sunny sa atin dito. Number one, respect the corner. Ayan. Paliwanag mo nga yan, Kuya San. Yung mga corner dapat, mga lalo na yung mga papasada, yung mga jeep, huwag humihinto doon sa kanto mismo. Oo. Ayan. Ang problema, Kuya San, andun yung mga pasahero. Oo. No? Pero kahit na andun yung pasahero, dapat ilalayo ng driver rin sa kanya. At yung mga pasahero naman, medyo lakad ng konti. Oo. Eto, bigyan ko kayo ng halimbawa dito sa mga respect the corner. Yan pong sa EDSA, yung intersection ng Kamyas Kamuning. Di ba? Kapag ikaw ay galing dito sa Quirino, Biluna, at kayo pupuntang Kamuning, Kamyas ang dadaanan mo. Tatawid ka from Kamyas to Kamuning. Maraming biyahe ng jeep yan. Alam nyo, sa akin nga, ito muna, nag-uusap tayo ng modernisasyon, pero kapag ang mga isip nyo hindi pa modernize, talagang ganyan. Kahit anong gaganda ng mga sasakyan, pag walang disiplina, wala rin. Wala rin. Okay. Ang malimit kasi dyan, kapag tawid ng EDSA, hihinto dun sa may paahon. Sa paahon dun sa Kamuning. At hihinto niya doon sa talagang kantong-kanto ng EDSA at Kamuning. Pag hinto doon, eto naman mga sumusunod na jeep, bubuntutan yun humintong jeep. Imbis na ang kanyang gagawin, iwasan at mauna na, kumbaga, i-overtake niya yung nakahintong jeep. Bubuntutan yun.
At yung mga sumusunod pang jeep, bubuntot at bubuntot siya. So, ano mangyayari? Nagkakatrapi. Go na yun EDSA, hindi makago yun EDSA. Bakit? Dahil nakabara na yung mga nagkabuntutan ng mga jeepney. No? Wala kasi at, nakabantay dun eh. Oh, samantalang ang pinakasimpleng gawain dyan ay huwag dun pumarada. Ngayon, nandun yung pasahero. Eh di yung mga pasahero, manawagan tayo, maglagay tayo ng traffic enforcer dyan na hindi nalalagyan. Hmm. No? Yung mga traffic enforcer na honest at hindi nalalagyan, na sabihin sa mga pasahero, abay, lakad po tayo ng konti dun. Sa may, doon sa may kanto doon, yung may barbero doon. Mm, yeah. Kung saan sa, sa clinic ni ano, ni Dr. Amancio. Ayun, Dr. Amancio, yan, yung clinic niya nandun. Eh, banda doon ka ng konti. Mm. Hindi ka makakabara. Eh, ang problema, ano eh, yun, ganyan simpleng lack of discipline na cost ng traffic. At ang laki ng ano, cost ng traffic yan. Billions of pesos is lost every day because of traffic. Eh yung billions, mabawasan natin sa disiplina, malaking bagay. Yan, isa yan. Ha? Ano pa yung mga masasabi nating ano, dito lang sa ano, sa ibang eto, yung paghantay ng pasahero dito sa may, ano yata, Boston yata? Boston. Ah, Boston. Yan, Boston. Dyan sa may barangay Kaunlaran. Yung kanto noon, Boston, saka ng Aurora Boulevard. Doon, naghihintay mga jeep na papuntang Biluna o kaya Quezon Memorial. No? Doon sa mga pasahero na nanggagaling doon sa ano, sa Maynila na doon bumaba sa Aurora. Kasi itong mga biyahe ng jeep na yun, papuntang Cubao eh. Mm-hmm. So doon sila bababa. Nandun sila sa kanto, eh yung Boston po, napakasikip na kali eh. No? Kaya yung mga, eto no, yung any Domingo, traffic po dyan. Eh? Traffic o traffic. Grabe po traffic dyan yun, any Domingo. Yan. Nasa loob na po to, no? Doon sa mga taga Kayang City, familiar kayo dyan. Tapos, nandun pa, babara pa yung mga jeepney na pwedeng doon dumaan kaagad, no? Maalwalan yung traffic. Eh dahil nga doon sa naghihintay. So, bakit hindi tumawid ka na lang doon sa kabila? Doon sa kabila, may kalye na doon. Pasok ka na doon. Lakad lang ng konti. Doon na kayo magsakay. Maski doon maghapon kayo, basta nakapasok yung sasakyan nyo at hindi babara, malaking bagay po yan. So, maraming ganyan. Eh, marami sa inyo, talaga. Sa ano? Ganun din. Ganun na rin. Sa New York. Yeah. You live in New York, right? Yeah. New York Cubao. Yeah. There's also many jeepney. Many jeeps. Sa may kahit saan naman yun, traffic okay. Eh. So, lack of discipline. Mm. At hindi lang naman sa mga jeepney, ha. Ito, ha. Mamaya sabihin, puro jeep na lang sinisita natin. Kahit mga private vehicle drivers. Oh. Naku, hindi ko po malaman ito. Kakulangan talaga ng LTO kasi ito eh. No? Eh, bigay ng lisensya kahit hindi naman kahit talaga marunong magmaneho eh. Eh, paano? Actual nyo dyan. Antras abante. May lisensya na. Huh. Ito, ha. The traffic na. No? Yung corner, again, punta tayo sa corner. Eh, di traffic. Hmm. Imbis na makago yung iba, binabarahan. Oh. Hindi ka naman makakaahon. Hindi ka naman makakaabante dahil traffic nga. So, imbis na mag-stop ka, hahayaan mong bukas yung corner na yon para yung mga ibang sasakyan na dito manggagaling dun sa kalye na nag-cross, yung makakadaan, babarahan mo. At pag binara mo yan, no, dahil sa kasawapangan mo sa kalye, hindi ka naman makakausad, pero ang dami mong inabala na sana ay nakakausad na. No? So, yung mga yan, ako para sa akin, sa mga enforcer, tingnan nyo yung mga konting tip na yan na makakaginhawa po sa traffic ngayon. Ano to, nanggaling ako ng, ano ha, ng Subic. Ano mo sa Subic? Disiplinado mga wala ta time dun eh. Driver to. Oh. No. Pero yung mga driver na yon, hindi yung mga nagda-drive dito eh.
di ba? Sa Metro Manila o saan man. Pero pagdating doon, discipline. Bakit? Meron yun, perts to go na tinatawag. Maraming kanto. Ito muna, tapos yung kabila, yun ano, di ba? Bigayan, no? Bigayan. Kaya nga, one at a time, nakalagay. Oo, ano? Bigayan sila. Ang problema, hindi nga nagkakaganon eh. No? Ngayon, eto, anuhan natin to, ha? Dito sa ano, sa Subic, yung nga sinabi natin, yun, nandiyan ako nun, segue tayo, ha? Hindi yung sa traffic, no? Segue tayo ng konti. Dito sa Subic, ay noong Miyerkules, August 1, no, ay tayo ay nag-represent kay Hermosa Mayor Jopet Inton, sa aking pinsan, no, para tanggapin ang cheque na nire-represent, ay na ano, representing the share of LGUs sa ano, sa Subic, sa Subic. Kasi alam nyo, yung SBMA po kasi, mara, yung mga, yung lupa ng SBMA, yan eh, within the territory of 8 LGUs. Namely, sa, ano, ang Olongapo City, no? Ang Subic, yan, Castillejos, San Narciso yata, saka San Antonio yata, ano, and then dito sa Bataan, Hermosa, Dinalupihan, saka Morong. So, ibig sabihin, partner, may share sila dyan sa SBMA at ibinibigayan ng chairperson sa pamumuno ni Attorney Ami Isma, no? Chairperson Administrator of SBMA, na isang napakabait, ha? Inagpa-lunch. Mabait talaga. Oo, sikat si Ray Morales na kalibre. Walang gastos. Oo. At pinaliwanag nga niya yung kanyang mga plano sa SBMA. Ngayon, balik tayo dito sa ano, sa share ng ano, ng dito sa SBMA, no? Yun ano, yun binanggit natin mga LGUs. Ano yan, no? Itong mga to kasi, yung lupa, part of their land is utilized by SBMA. Take the case of Morong. Yung Morong, yan, ano yan, yan na bayan ng Morong sa Bataan, halos kalahati na gamit ng SBMA. Kaya naman, kinakailangan naman ma-compensate ito. Kaya noon August 1, 100 ano, ang total ay 147 million pesos ang ibinahagi, no? Pwera pa yung libreng tanghalian namin, ha? Yes. Na ni SBMA Chairperson Administrator Attorney Ami Isma sa 8 LGU. Hati-hati sila doon, no? Ang pinakamalaki doon is Olongapo City, no? Dito sa mga bayan ng Subic, San Marcelino, San Antonio at Castillejos ng Zambales, at sa Bataan naman, Dinalupihan, Morong at Hermosa, at ang Olongapo City. So, ang laking bagay nito, katbagan, na meron kang shares na ganito sa SBMA para sa ganon, ay makatulong dito sa mga bayan na to. Kaya maraming salamat sa iyo, Administrator Isma. Attorney Isma, sana po ay magkita po ulit tayo, no? Libreng tangali, ano naman? yun nga, napaka laking bagay po talaga nung nakukuha ng LGU sa
dito po sa SBMA. Kaya saludo po kami. Maraming salamat po sa inyo, sa kay Attorney Ami Isma, SBMA Administrator and at the same time Chairperson. Babalik po ang pag-usapan natin matapos ang ilang station ID. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maging sino ka man, sarili laging laan. Maging buhay itataya sa lupang kinagisnan. Batid ng iyong lahi, mayroong isang katulad mo. Saksi ang iyong lipi, ang katangian ay sa'yo. Bayan, namumukod at katangi-tangi. Bayan, kayamanan ka ng iyong lahi. Ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. O bayan, katuparan ng aming mga nabatayan. Hindi ang kayamanan na iyong nakakamtan, hindi ang nangangarap ang siyang tatanghalin. Ang tunay na bantayog ay katapatan sa tungkulin. Maging ika'y teacher, singer, doktor, o di kaya'y sundalo, basta't ika'y naglilingkod ng tapat at totoo. Namumukod at katangi-tangi. Bayani, kayamanan ka ng iyong lahi. Ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. O bayani, katuparan ng aming mga pangarap. Namumukod at katangi-tangi. Bayani, kayamanan ka ng iyong lahi. Ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. O bayani, o bayani, aming bayani, ang bayani.
Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Meron pa po tayong 9 na minuto bago po mag-alas 3 ng hapon. Basa-basa lang po tayo ng mga text messages natin. Okay. Ito. Yung mga sa Bataan, ha? Ito, sa Hermosa Bataan, ay nais magpasalamat ng ni Mayor Jopet Inton at ng mga taga-Hermosa Bataan sa Korean ito kasi nagkaroon ng relief goods distribution doon, ha? Ito gusto natin bigyan ng pagpugay itong samahan ng mga ng Korean Korean Businessmen Association ng Central Luzon. Maraming maraming salamat po sa inyong pagbigay tulong sa mga nasalanta ng tatlong bagyo, ha? Tatlong bagyo, hindi lang isa. Tatlong sunod-sunod na bagyo. Oo. Ng Bataan. Ayan. Ito, Korean Community Association in Central Luzon Incorporated. Ayan. So, we're quoting here Mike Sigaral ng CLTV 36 Lingap Central Luzon Foundation. Dito po, 700 residents of Barangay Kulis in Hermosa Bataan affected by the recent flooding are gathered at the Hermosa National High School to receive gift packs from Korean Community Association in Central Luzon Incorporated. So thank you po. Maraming maraming salamat po sa inyo sa tulong na inihandog nyo sa mga taga-Hermosa Bataan. Ayan. Okay. So marami rin, ha. I would like to mention Jack Liner, no? Ay nagbigay din po ng tulong dyan. Ang National Grid ay nag-ano rin, nagbigyan tulad, maraming maraming pang iba. So, maraming salamat po sa pag-alalay po sa mga nasalanta ng bagyo dyan po sa nandito sa Hermosa Bataan. Kasi sa Hermosa, Kuya Sunny, 20 out of 23 barangays ang talagang Ng Hermosa? Oo, nasa nanta dyan. Binabati ko pala ng happy birthday si Lori Zamora. Si? Lori Zamora. Happy birthday! At kaya medyo matamlay ang bati sa iyo ni Katbagan dahil wala pa daw kasing paramdam. Dahil nagparamdam na. Meron na. Okay. Ayun, nakangiti na po si Sunny. So, pero na. Okay, at nais na natin batiin siyempre ang itong bagong halal po ng ng Liga ng Mga Barangay President ng Quezon City. Ito yung asensya ng barangay chairman na umuupo to na ex officio councilor sa City Council si Freddy Rojas, Councilor Freddy Rojas ng barangay Kaligayahan. So congratulations sa iyo na sa inyong pagkapanalo diyan sa dito sa eleksyon ng mga ng Liga ng Mga Barangay. Okay. Okay, more birthdays. Ito, may mga text sa atin. Jessica Salvador, happy birthday. Raquel Cruz, Amang Fernandez, Daisy Aguinaldo, Lilet Cajeda, Jun Pineda, and Marian Perez. Ayan, happy birthday sa inyo lahat dyan. At, ito meron, ito pa, si Judy Capati Fernandez ay batiin ang kanyang buting ama ng happy birthday. Okay. Okay, so Sunny, meron ka pang nice batiin dyan?
Rod Eason. Yan, si Rod Eason ng DCMM. Nandun din. At taga-bataan kasi si Rod Eason at isa din siya sa mga abalang tumutulong para sa mga nasalantanang pag-idon. Si Kagawad Mafel Fernandez Espiritu ng Barangay Kamuning. Yan. Also listening to us. Maraming salamat din sa inyo, no? Dito sa inyong proyekto dyan sa Barangay Kamuning. May proyekto sila ngayon na andyan, no? Yung sa reading glasses. Jasmine Mendoza, Jester Mendoza. So si Jasmine, si Angel Jasmine Mendoza ay nagpapabati rin. Kamusta ka, Justin? At si Rom Joy Borja is also listening. Christian Santiago at si Elizabeth Francis. Okay, marami talagang maraming salamat sa pakikinig po sa ating programa. Okay, so meron pa po tayong 2 minuto bago po mag-alas 3 ng hapon. Maraming salamat po sa pagkasama niyo po sa amin ni Kuya Sunny sa ating programa Pag-usapan Natin. Okay, meron po kayong napulot na magandang magandang may natutunan, may nalaman. Oh, yung mga tips sa yung disiplina na yun. No? Sana po ay nakikinig yung ilang mga jeepney driver na gumagawa niyan. No? Okay, so maraming salamat. Atty. Ariel Inton po. At Sunny Katpagan. At sa ngalan po ni Leon Angeles, ito ang programang Pag-usapan Natin. Susunod po ang Hell de la Granja with Mike the Twin. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.